Hi guys, trending na trending ngayon guys yung ano, scammer. Ayan. Di ko na babanggitin guys, para sa general na lang to. Yung sasabihin ko kasi ngayon, very trending ngayon yung inaakusang scammer. Sikat yun, vlogger. Yun. Di ko na siya babanggitin for private purposes. Nangyayari naman kasi yung mga scammer guys. Nangyayari. Para sa akin kasi guys, tayong lahat pwede maging scammer sa maliliit na bagay. Guys, yan ang masasabi ko ha. Kaso talaga sa Pilipinas kasi guys, ang talagang kakasuhan yung mga involved na malalaking scam. Yan, yung talaga habulin. Kasi kawawa yung mga nabiktima. Yung kaya sinabi ko pwede tayong maging scammer kasi yung meaning kasi ng scammer parang pagsisinungaling. Diba? Lahat tayo pwedeng magsinungaling. Wala naman siguro perfecto tao. Diba? Meron ka ng scam ng relasyon, ng scam ng gamit. Ano ba yun? Mga nagpaasa. Yan. Bali, ang sa Pilipinas kasi guys, medyo trending lang yung kapag involved ka sa mga malalaking scam, investment, yan, ano ba, malalaking pera na, mga, ano na, thousands, millions, billions, yan, delikado na yon. Talagang kakasuhan ka na nun. Pag involved ka dun, yun, pero yung mga maliliit na bagay kasi, hindi masyadong, ano yun eh, hindi masyadong, nilalagyan ng pansin. Kasi ano ba, pareha lang, ano ba, na-scam mo lang ako ng 10 piso, bahala sa'yo na yan. Di ba? E kaso nga, yung malalaki, yun ang kwan doon. Ang masasabi ko dyan guys sa mga scammer, mali talaga sila. Pero, para sa akin, may mali rin yung ano, yung mga sumali. Mga sumali, may mali rin na. Para sa akin guys, sa opinion ko to, may mali rin. Kasi, alam nyo naman na yung nag-aalok sa inyo na may kapalitagan na malaking pera, yung pera nyo biglang ano, in one day, ang laki. Wala namang ganun guys, doon pa lang, isipin nyo na na-scam yun. Sugal yan, yung pera nyo, parang isinusugal nyo. Risk taker yan, tawag yan, risk taker. Diba? Kaya mag-isip ka, ba, inalo ka ng ganito, kahit sikat yan, artista pa yan, o ano, mayaman pa yan, inalo ka. Siyempre, ikaw magtitiwala sa kanya, di ba, kasi mayaman nga, kaya niyang magbigay ng ano, yung tubo na inaalok niya. Di ba, kung sa long run, hindi na niya naibigay, di ba, wala na, scam na yon. Parang kami, nabiktima rin kami guys ng ano, scam eh. Yung sikat noon na Align Asset, yon yung 1,000 raw namin araw-araw lumalaki kasi tinitrade raw sa Bitcoin. Ang kwan doon, scam doon, biglang nagsarado yung kumpanya. 2 years lang yata nag-operate. Wala na. Ang katwiran nila, nagsarado na eh. Wala na. Paano pa natin mahabol yung mga kapital? Kahit hindi na sana yung tubo eh, yung mga kapital, wala na rin. Yan ang mahirap dyan. Pag nagsarado, o yung nag-alok sa inyo na matay, wala na. Saan nyo habulin yun? Diba? Kasi ang negosyo, dalawa yan lagi. May legal tsaka legal. Diba? Kahit nga legal, di mo pa rin mahabol kasi dami pang prosesong pagdadaan yan. I-hearing pa kayo yan. Diba? Ganon. Kaya yung mga scammer guys, marunong kayong ano, lumaro rin sa kanila. Ang kuwang ko lang kasi dyan, yung mga nag-aalok na yan, wala na, sira na yung pangalan nila. Diba? Sinayang nila. Kung na-involve sila sa mga ganyan na scammer. Diba, may tinuturo rin sila na hindi naman ako founder niyan eh. Kwan lang rin ako, inalok rin ako. Eh wala, ikaw ang rin ang nag-alok doon eh. Nag-alok ka rin doon. Kaya ikaw rin ang habuli nila. Ang kagandahan kasi dyan, buhay pa yung inahabol nila. Buhay pa. Kasi kahit tumakas siya sa buong Pilipinas o pumunta siya sa iba't ibang bansa sa mundo, wala, nakilala ka na eh. Wala ka, harapin mo na lang talaga. Or kung talagang may pera ka, ibalik mo na lang yung mga kapital
alam mo sa mga ganyan kasi, kung hinahabol ka ng mga inalok mo, kahit kapita lang, ayos na yun. Kahit hindi na nila abulin yung tubo na pinangako mo. Ganun yan, para bumango ka. At least, kung naibalik mo lahat yun, mabango ka na. Pero hanggat di mo naibalik yun, wala, tatawagin ka pa rin yan scammer nila, di ba? Or kung maibalik mo man, wala ka ng kasalanan, ganun na yung tingin sa iyo niyan, kahit anong sobrang linis mo, wala na, kasi nangyari na eh, di ba? Nangyari na. Talagang ganun ang mangyayari niyan, guys, yung mga scammer na yan. Ano pa bang masasabi ko dyan? Lalo ngayon, mga influencer tayo, mga vlogger, di ba? Yung mga binablog natin, minsan, ako kasi lahat, remix ako lahat. Pwede akong magpatawa, pwede akong seryoso, or ano, kung anong real talk, ganun ako. Pero kung halimbawa, yung sa pagbablog mo, puro ka real talk, tapos biglang nakitaan ka na hindi naman pala totoo, wala, sira yung pangalan mo talaga. Ako, medyo may pagkakomedyante ako, kaya kung ako saan man ako, sabi ko, jag-joke lang ako nun. Diba? Kasi may mga vlogger na seryoso, pinapakita yung marami siyang pera, tapos nung naimbestigahan, yung pala nagpa-picture lang dun sa pera, diba? Okay lang yung ganon, wala namang problema yan. Kung sasabihin mo lang sa caption, nagpa-picture lang ako, pera to ng amo ko, madami, kita mo naman sa ano, sa video, diba? Kumpul-kumpul yung pera. Tapos pinapakita pa niya kung ano, gaano kakapal yung 1 million, diba? Okay lang yon. Kung kakaption mo lang na hindi akin to. Pero ang mangyari kasi niya, hindi naman pala sa iyo yun, diba? Okay lang, o pwede naman kasi niya mag-vlog-vlog tayo ng mga bagay, mayayaman. Diba? Wala namang problema yon. Kung ikakaption mo lang na senior ko lang, ganito lang pala karami yung pera na kung ilang billion to. Yun. Yan, guys. Grabe, no? Yan lang masabi ko sa mga scammer, guys. Ingat na lang tayo. Bye-bye. Open mind lang. Thank you for watching.